Ang ating third contender from Mindanao na si Josh Ambo! Josh, hi! Annyeonghaseyo! Hi, para po kong Korean. Ano ba yun? Dahan lang po. Taga-as naman sa Mindanao. Sa Butuan City. Uy! Asan sa Butuan? Sumilihon. 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 Oh, I used to live there. Ah, ganun ba? Oo. Kailan? What that year? Was years ago. Years ago na. Matagal-tagal na. Ah, okay. Matagal na pala. Kumusta naman? Ah, okay lang po. Nag-i-enjoy lang sa experience dito for the TNT na journey. Mm-hmm. Yes. Saan ka nag-audition? Sorry. Saan ka nag-audition ba? Star Hunt Cebu. Cebu? Yes. Star Hunt? Star Hunt. Sumilihon. So, niyad to kag Cebu. Tama? Ah, kasi may medical check-up kami doon. Kasi I'm presently working sa DepEd. I see. So, tapos? May medical check-up kami doon sa Cebu. So, nangyari, mayroong vacancy ng time. So, sumalang ako. Kasi yung kaibigan ko rin si Ryan Cinco, yung kaibigan ko nasa Cebu din. Sabi niya, Kuya, punta tayo sa Star Hunt na audition. Mm-hmm. Try lang natin. Pwede po bang i-share niyo sa amin yung mga pinagdaanan niyo sa Star Hunt? Nahirapan ba kayo? Sa akin, hindi masyadong mahirap kasi ni-enjoy ko lang talaga yung experience kasi hindi naman lahat ng time na mayroon chance na makapag-audition. So I just like to enjoy that experience para din na may ma-recall din ako. Ako nag-audition ako once upon a time in my life na naging part din ako sa screening ng Star Hunt. Parang ganon. Hindi ka lang naging parte. Napagtagumpayan mo pa. Thanks to God. Kasi napabilang din ako sa contenders ng TNT. Ayun. Congratulations agad. Oh, yung friend niyo po, pareho po kayo ng pinag-auditionan po? Or sa PBB siya nag-audition, yung si Ryan. Sa PBB siya nag-audition. I see. Tapos, ganun na po nangyari. Pagka sa audition po ba, may nakikilala din po kayo na audition? Bagong kakilala. Meron po, may mga kakilala. Yun kasi ang beauty ng audition. Kasi na-appreciate mo yung mga tao na sumasali din. Then you can have friendship across yung sa ibang probinsya. So, nagkakaroon ka ng mga kaibigan. So, I think that also matters na mayroon kang magiging kakilala. Totoo yan. Pero, Josh, sa audition ba, meron ka rin nakita? Kasi syempre, pag audition, you're competing with everybody. Meron ka ba nakita yung ganyan yung tingin sa'yo na magaling ako sa'yo? Oy, sobrang competitive yung ganun. Itsura, yung titignan ka from yung head to toe. Yung intimidate. Kasi sa akin, Miss Beautiful. Yes. Para sa akin kasi, hindi ko na iniinda yun. Hindi ko na iniintindi yung mga, parang ganun ba? Kasi sa akin, gusto ko lang happy eh. Happy lang. So, just happy so wala lang. Ka nakitang ganun. Hindi ko siguro dined napansin. Dined na lang niya siya. Masyado siyang happy para pansinin na yung mga. At saka baka maapektuhan kapag ganun eh, di ba? Totoo yun. Pero totoo yung sinabi ni Don Chang ha, kasi sa mga audition, Ikaw di ba nag-audition ka din? Yes, Star Hunt. Hindi, marami talagang ganun. Like, maraming ganun na parang competition. Mahirap silang naglalagay sila ng barrier. Ng wall sa kanila. Sa kanila, sa sarili nila. Siguro dahil yun yung way nila para maging focused sila. So, kanya-kanyang diskarte. Pero masaya, sabi nga ni Kuya, masaya. Sobrang saya. Maganda yung nagsishare kayo kasi you are sharing same sentiments during that time. Na lahat kayo is like parang reaching for your dreams. Saka, to be honest, pag nakita mo yung mga ibang mga kasama mo, Star Dreamers ang tawag doon mga kapwa mo Star Dreamers, kung gaano sila ka-eager. Totoo. Parang nasabi ko talaga sa sarili ko, I'm so blessed to have the slot as hashtags member. Kasi ang daming gustong pumila, ang daming nangangarap. So, sobrang fulfilling yung pagkakas. Sabihin na-inspire ka, na-inspire ka din. Sobrang nakaka-inspire. Pagaya ni Kuya Josh, di ba? Nakaka-inspire niya kasi kayo kasama ko dito. Naman! Siyempre! Salamat Kuya Josh. Sa online lang kayo na nakikita ko, di ba? So it's really possible na katabi ko itong Miss Beautiful na to. Nothing is impossible. Juliana, si Sammy ang sinabihan. At saka yung ating ultimate na Miss Q&A, the reigning Miss Q&A, it's really possible na yung mga pangarap natin, it's really possible to happen. Right? Opo, pero paano niyo po naman na-develop yung pagkanta niyo po? My music teacher talaga is my mother. She's the first one who discovered my talent when I was 5 years old. So, sa mga events sa church, so yun. Mm-hmm. At saka may mag-mentor din sa akin sa choir, sa school. Wow! And it's really my passion. So, I waited, I think, 31 years to get here.
It doesn't matter kung gano'ng katagal nag-antay. Ang importante, nakarating ka. Tama. Yes. Tumpak. Yes. Oh, yun, nandito tumpak. Ka na. Mismo. Pero hindi ka nagkaroon ng proper training like sa mga schools talaga na... Yung sa mga vocal coaching talaga, parang wala. Kasi nandun ako talaga, parang medyo na-train ako sa choir. Choir. Oh, yung magandang training ground yun. Lahat marami nag-start dyan. Placement kasi tinuturo dun. Sa choir po, ano po yung voice na ginagawa ninyo? Baritone ako. Baritone. Alam ko yung baritone. Mababa yun eh. Hindi masyado akong, hindi ako masyadong sa tenor, hindi din ako sa gitna. Sa gitna. Ganun kami, no? Barry. Barry. Ano, sorry. Ikaw, ano ka ito? Ako hindi, I can do everything. Wow. Ano yung pinamataas? Soprano, alto, baritone, tenor, lahat. Diba, pati yung panlalaki. Diba sabi mo, ikaw yung tuturo. So tinuruan mo to si Kuya Josh ngayon. Thank you, ma'am, ha. Thank you, Paul. She really appreciate that. It's really an honor, ma'am. First time naman nag-thank you talaga sa'yo. Na, ano, thank you talaga yun. You are my first ever validation. Thank you. Thank you so much. Ako, marami na po na loko yan. Marami na po na loko. Budus. Budus. Modus, modus. Oh, oh. Modus. Modus. Hindi na pero, modus operandi. Marinig yung pinakamalalim nyo. Ay, yung baritone. Yung coach ko, siya yung atang tulungan mo. Hindi yan po pwede dito, Makoy. Budol ka eh. Wala yan sa ayaw mo na mapahamak doon siya. Ay, ikaw daw. Para matuto siya sa'yo. Para doon yung baritone. Ito yung ano ko, produkto ng aking paghihirap. Kaya pakinggan nyo mamaya si Josh. Ang galing sumegoy ha. Ayaw mo talagang ikaw yung sumapon. Facebook from Vanessa Ga. Teacher ko yan sa elementary. Good luck po, Sir Ampong. Teacher pala. Teacher po kayo sa elementary. I've been a teacher for almost 10 years. Wow. Pero ngayon, I am already a school principal. Wow! Taray! Uy, umayos tayo, ma'am. Papatawag niyo sa principal's office. Kasama na natin si sir. Ikwento niyo po sa amin yung pinakamahirap na pinagdaanan niyo sa pag-school principal dyan po sa school ninyo. So far from me talaga, when it comes to management and supervision, as long as you have the heart to serve, I think it's not really a problem. What matters is your heart to serve your students, your teachers, your stakeholders. Kasi, to become a principal is not a matter of position kasi. It's a matter how you serve them. Grabe yun ah. Pero Sir Ampong. Yes po ma'am. Bakit po pag hindi nakakabayad ng tuition fee, hindi po nakapag-exam? Actually, ang DepEd is having the no collection policy. So, hindi nangyayari sa amin yun na hindi nakatake ng exam kasi hindi nakapagbayad. They were going to take the test even hindi sila nakapagbayad. Hoy, buti po sa inyo kasi nung high school ako hindi kami nakakabayad ng tuition fee. Hindi ka nakapag-take fee. Exam. Hindi nila ako ipinagtitake ng exam tapos automatic zero ako. Ay, question lang, private po ba o public sa school yung? Sa DepEd, sa public po. Public. Pag public kasi pag high school talagang pwedeng kumuha yes, eh. Sa private hindi ko alam. Tapos ha, ang school ko pa, ano? Ano? Madre ang ano. Ah, madre? Private. Kasi iba kasi yung policy ng mga private schools at saka sa... Depende kasi. Ako, DepEd, nakiki, may ano naman po kami, kahit naman private, sana naman ano pa rin natin yan. Kasi ang nangyayari tuloy, ang napupunta sa grades o sa card ng estudyante, mababa. Pero parang nagiging basehan kasi ng ano mo yun, kung gano'ng katalino, eh hindi ka naman nakapag-exam. Mm. Diba? Pero siguro mag, ano, yung mga ganun, mag-take ng, ano, ng scholarship yung para mas... kunyari, para makamura sila. Walang scholarship sa amin dati. Ay, sorry. Hindi ko na maalam. Hindi kami na-aware, ma'am. Sorry po. But I feel sad about that news. Yes. Pero for sure naman ginagawa na ng paraan. Paraan. I think. Ngayon, sir, anak sa tawag ng pangalan. Unsa may imong ipaglalaban, sir? Well, dito sa TNT, I'd like to share my music at saka pinaglalaban ko sa aking family at sa lahat ng mga estudyante, mga parents na naniniwala na pagpatuloy nyo lang ang pagsuporta ng inyong mga anak dahil dreams do come true. Just believe yes. In it. Yes. Here we go!